Okay lang ba yung kailangan na yan? How is it? Look nice. I'm breathing. Kailangan mo. That's most important question is, can you go to the CR? I don't know the process. Para makita mo. It looks nice. Dito ka muna. Tingin sobs. Sa momen ko muna. Sobs. Pwede ka dito magsalamin. Turn, can you turn? Oh, what kind of turn is that one? You like? It's okay. It's okay. My chest better. It's Elika. Chest looks bigger. Why? Mas nagmamaliit yung ano na tayong katawan niya. Oo, ang sexy ng tignan eh. It's nice. Sabi. Ano yung inupon pa sa sasya? Ano to, jam? Ito ba yung white liquor set? Hindi ako. Ito ka sa pretty bread to. Ano ba? Flower? Parang mas okay sa iyo. Sabi? Face mommy? Pwede ba yung 6 na return, 7 issue? Ano ba? Hindi. Alex, may time din. Hindi. Ang ganda niyan, Chi. Oo. Puta si Trias na 7 issue. Mas good on you. Should put your bra down. The straps. Ano ba papabili ko? Dalawang oras lang kami. Oo nga, dalawang oras. Diba? It's nice. Ngayon, para may... Hindi, sige. Ngayong araw na ito mamaya, yan yung mga kung nakapagasal ko. Ay, pretty. Una. Tapos nag... Ang ganda, diba? Ay, dinuro ko sa kanya eh. Ang ganda, diba? Pati yun ba yung blue na yun? For pick up ngayon, pwede ko siya ipalala. Gumuputi si Archie. Oo, ganda nga rin niya dito eh, kahit hindi ano, no? Ang ganda. Isi-ship po namin siya ngayon, ma'am, pero may kasi yung size naman po yan na nandito ngayon, which is for hindi po yung kasha dito sa shop. And yung hoops po niyan is 9 hoops. And kung sasaya... Pwede nito ito. Ganda. Blue or red. Ito, ma'am, luxury namin. Ganda na ako. Bakit ang ganda niyan? Ito yung palagi na red sa amin. Yung palagi. Did you try the exercise? Pero pwede naman sila mag-decide. Ang ganda naman ng mga sapat nila eh. Pero yung gano'n. Hindi ano pa yan, hindi pa nakatali lahat, di ba, miss? The fifth dimension. Anak, gilid ka nga. Ganyan lang. Sige, kung tumagil ako nang tatagilin. I-ano mo nga, dit? Ibuka po nga yung baba pa. Harap ka, Chipay. Kaya mo kaya. Kaya mo ba, anak, kaya nga mailakad? Or dito, ma'am, pwede yan, baka nga gumanong pa yan doon. So, the problema, paano kayo ihi? Red lang po ba? Prefer niya sana ang red. Ito, nakapili ka na ba sa view, Miss Kabina? Okay din to. Ito, pwede. Sexy. Hindi nais pa gumano ka lang. Don't do the illusion. Ano pa po? Be, palabas na lang sexy. Maganda din ito. Ang ganda rin ito. Ang ganda rin yan, no? I don't know me when ano, white or... I think you need to... Eto. Put on accessories. But with just a purse. Okay na ito. I do know that I need to... Babe.
Baba ka na doon. Di pasok ka. Under. Oo, sabi ko. Dito, lang tayo. Sa basurahan na lang. Well, mayroon na siya plan for today's video. Gagal. Ang cute mo, Gab, dyan. Paano, under, Gab? Minsan pag umaandar yung bike na e-bike namin ako. Matayo ako ganyan. Say hi. Say hi so you'll see yourself. Mahiya. So you will see yourself sa vlog. Say hi. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi vlog. Oh wait, may ano, may motorcycle. Ganto po ang laro sa kalsada. Ang mga hari ng kalsada. Kaya gustong-gusto ni Kyle dito. Mike na hatid ka eh. Wala din ako maiisip sa low lang. Yung mga mistakes to it. Mga Lexus. Bibili ka na ng bago na eh. Kahit lagay sa rin. Alam mo, makapunta ako dito para dito. Hindi ka na makapunta. Wala kang ano eh. Card eh. Oh, happy birthday, Nay. Happy birthday, Nay. Happy birthday to you. Kain na, wala. Kain na, kain na, kain na. Kain na. Kain na. Birthday ni Elish? Birthday ni Ish? Ah, si Uncle Kyle pala, may birthday. Sino may birthday? Uncle Kyle? Good afternoon guys, Tuesday na. And ngayon pa lang ako magba-vlog. Dahil may sakit ako kahapon. And until now, masama pa rin pakiramdam ko. Nung Sunday, nag-clear kami ng storage area. Actually, nagligpit lang kami ng storage area dahil kailangan naming i-clear na yon dahil aayusin yung area na yon.
And hindi na namin siya pwedeng gamitin, kaya naman kailangan namin pag-isipan kung saan lalagay yung mga gamit namin and i-dispose na yung mga pwede nang i-dispose talaga. So ito yung mga storage racks nandun sa storage area namin sa ground floor. And may iba rin kami mga gamit na dito sa may katabing bahay namin sa third floor. And ito naman yung mga laman nito. Yung mga shelves nito nasa labas pa kasi ang dudumi. Kailangan i-wipe to. Inakyat lang namin to nung Sunday. Actually, si Daria kasi inakyat to nung Sunday. Pero hindi pa yan nalilinisan ng husto. And ito yung ibang mga laman yan. Hindi pa lahat yan, gaya ng sabi ko. Pero ito yung ibang mga laman yan. And kung makikita nyo naman, yan, ganyang katindi yung alikabok doon. Dahil years lang nandun yun. And hindi naman siya nagagalaw talaga. Hindi naman naliligpit doon dahil bihim ako nakababa masyado doon. So ito, kailangan ko itong isort, i-check. Ano yung mga pwede ng elit ko? Ano yung pwedeng mga ibenta na lang siguro para mabawas na? Kung talaga hindi na naman namin sila kailangan. Pero karamihan din dito mga pang baking ko dati. Ito, display stand to ng sa cupcakes or kung ano, pang mga dessert buffet yan. Tapos yung cupcake carrier ko. So yan yung mga kailangan kong ayusin, ibenta kung kailangan. Pero di ko pa alam kung ano pa talaga ang direction sa ngayon. And marami pa sa baba. Itong nakikita niyong to, wala pa yan sa 1/4 ng mga kailangan naming ayusin. And ang plan ko is ito doble ko lang tong mga shelves to sa pantry. So papasok ko tong shelves na pinakita ko sa inyo kanina, tong mga display rack na kapalit natin sa pantry. And dodoblehin ko lang siya. So nakita niyo naman, 'di ba, walk-in pantry to. So pwedeng-pwede ko pang lagyan pa ng isa pang hilera ng shelves. So, okay na lang. Nasa likod lang yung mga hindi namin masyadong kailangan. And nasa harap pa rin yung mga pantry supplies namin. Yung mga ginagamit namin palagi. So, yung mga pang-baking, ililikod ko na lang. Hindi ko pa siya kayang i-let go. Kasi iniisip ko pagdating ng time na kapag mas malalaki na talaga yung mga bata and pwede akong bumalik sa pag-baking, hindi ko na sila kailangan masyadong asikasuhin. Gusto ko ulit mag-bake talaga. Gusto kong bumalik dun. Pumangit na nga ibang mga storage racks. Ayan, kung nakita nyo, parang nangitim na siya. Hindi ko alam kung nabasa siya dun sa storage area namin. Or, I don't know, kung bakit nagkaganyan siya. Kasi ito sa pantry naman namin, hindi nagkaganyan yung mga storage racks. Itong mga shelves na to. And ito pa yung iba pang mga gamit for baking. Pag nabuksan ko na to, tsaka panaligpit ko na ng konti, pakikita ko sa inyo. So ito, puro mga tools yan. Mga silicone molds, mga plungers, mga cutters, and ito rin, itong dalawang nasa babang to. Alam ko mga tusing yan na panagka-class ako. Nakasort yan dyan per class. And itong green na to, random things. Itong flower, sa room ng mga bata yan dati sa Mandaluyong. And natang namin kung gusto nilang ilagay pa sa room nila pero parang ayaw nila, baka ibenta ko na lang yan. And ito, isa sa mga kauna-unang kickstand na binili ko. Lumang-luma na talaga, no? And talagang kinip ko pa siya. Nadumihan na nga lang yung box eh, kasi hindi nakalagay sa loob na nalagyan. Marami pa akong ibang mga display stands na nasa baba na nakalagay pa sa mga big na boxes na kailangan din namin isipan ng pwesto. As you can see, malinis naman yung sala ko. Maayos siya. Pero yun nga lang, yung mga tambak na kinuha namin sa baba, yun yung nagpagulo nitong bahay. Yung kitchen, maayos din naman siya. Actually, kakaligpit ko nga lang dito. Kina-high blood na naman ako. Natake na naman ako ng high blood. Kaso napapagod na akong mahiga, guys. Kaya tumayo ako for today. Subukan ko lang kung makakilos ako. I already had din kumilos ako, pero susubukan ko lang ng konti. Dahil pagod na akong mahiga. Simula pa kahapon, humihiga lang ako hanggang today. Ang taas na naman kasi ng BP ko dahil napagod akong mag-ayos ng mga gamit dun sa storage area. And ayun, ito na, siningil na yung katawan ko kapalit nun. Tumaas na naman yung BP ko. Nag-160 over 100 ako. And ang dami kasi namin taga niligpit. Actually, mas pagod pa nga sila tingin ko eh. Dahil sila yung mas nagbuhat-buhat kaysa sa akin. Pasok din tayo sa room ng mga bata nila Kambal. Ito, mga stock ko ng mga products na pamimigay ko ng iba. Mga baby flow yan. Tapos, dito naman, ito kailangan sort nila Kambal. This one also. Mga gusto daw na nila i-keep yan, kaya kailangan nilang hanapan ng pwesto yan sa room nila. And ito ang itsura ng room nila, guys.
Medyo malinis naman, maayos naman actually. Di lang ganun kaayos yung pagkakagawa ng bed nila. Pero katanggap-tanggap na. And may chinelas. Kay Kyle yung chinelas na yan. Nagsampay din sila ng damit nila for today. And actually, si Daddy nga pala nag-prepare ng food kaninang umaga. Kagabi, nag-take out lang siya ng food. Nagpa-deliver lang siya. And yung tira nun, yun yung binaon ng mga bata. Nag-leave nga rin si Daddy today eh. Kasi nga, ang taas pa rin ang BP ko. And wala akong kasama dito sa bahay. Sabi ko, pumasok na siya. Sayang naman yung sweldo niya. Dahil wala pa namang pay yung leave niya. Pero sabi niya, mag-leave na lang siya today. Kasi wala akong kasama sa bahay. And ang taas ng BP ko. Pero ngayon, lumabas lang siya saglit. May pinuntahan lang siya na urgent. And saglit na saglit lang naman yun. Sinasama niya nga ako. Kasi pwede naman daw akong maupo lang naman sa kotse. And yung mapapagod. Sabi ko, hindi na. Natakot ako na mapapagod ako sa biyahe. Gusto kong sumama. Dahil ayoko magsalito sa bahay dahil may sakit nga ako. Pero ayoko na, baka mapagod ako sa biyahe. So, ayan yung kaguluhan dito sa room nila, kambal. Ito, mga galing din to sa storage area namin na kailangan din nilang ayusin. Ang dami din namin pinamigay nung Sunday, patas namin magligpit ng storage area. Yung kotse namin na puno yun ng mga pamimigay din nalako sa Mandaluyong. And then, umalik na ulit kami dito sa Malabon. Nung Sunday din, pagka-uwi namin, actually Saturday night kami umuwi. Hindi, Sunday na nga yun kasi 12 a.m. na kami nakauwi eh. Nagbiglang umuwi na lang kami. Sabi ko, umuwi kami kasi may gagawin nga dahil kailangan mag-ayos ng storage area. Kailangan tanggalin namin at ng gamit namin doon. Kailangan i-vacate na namin yung storage area. Kaya napauwi kami na maaga. And noong Sunday, sinalan ko lahat ng mga labahin namin. Actually, bawas na yan. Tinanggal na ng mga bata yung uniform nila dyan. Ang mga nagsampay nito sila kambal. Ako lang yung nagsala at saka nag-sort ng clothes. And pasok naman tayo sa room ni Kyle, guys. So, lahat ng room ngayon, grabe, total mess feeling ko. Hindi naman siya super ganun kagulo. Pero, alam niyo naman, sa mga napapanood ninyo, sa mga nakita niyo itsura ng rooms namin, laging maayos talaga siya. Pero ngayon, ito ang kanilang mga kondisyon, ang kanilang mga itsura. And then, ito, mayroon pang mga beddings dito na kailangan kong ilagay dun sa cabinet na hindi ko na nagawa at hindi ko magawa pa. Dahil hindi pa ako pwedeng kumilos. Gusto ko rin magpalit ng curtains ng bedding sito kay Kyle sa room niya. And tinan nyo naman ang itsura dito. Diba? Ayun na. Lumubo na yung kalat dito. May nakasampay siyang uniform yung in-steam niya kahapon. Iniba na lang niya dito. So ito lang naman. Kailangan ko lang may pwesto na tong mga to. Si Lotso yan. Yung Bears to ano, Toy Story. Regalo sa akin ni Daddy yan. Dati pa. Nung mag-showa days pa lang kami. Regalo niya sa akin yan. And hindi ko kayang pamigay. Hindi ko siya ginagamit. Pero ayoko yung pamigay siya. Kikip ko lang yan. Kasi regalo niya sa akin yan eh. Tapos ito. Kailangan kong ayusin to. Actually, yung unan, para sa bed naman yan, kaya magulong tignan. And then ito, nakuha namin to sa storage area namin. And sa ngayon, naisipan ni Kyle na laruin ulit to. Laruan pa niya yan nung 2 years old, peta siya or 3. Laruan niya na yan. And maayos pa naman yung tsura niya, no? Ang galing namin magtago. Natago kasi talaga na matagal, hindi niya na ginagalaw. Kaya tinago ko muna. And ayan nga yung box niya. Tingnan nyo naman ang itsura. Ang dumi-dumi. Pero nakataka ko, ba't isa na lang yung stick niya? Dalawa dapat yung stick niya ni. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa isa. Supposed to be dalawa yung tako niya, pero naging isa na lang. Tapos ayan yung mga shoes niya. Nakakalat. Magulo yung doon na shoes niya. Tatanggal yung takip. Di ko, ano kung gusto ko nang dispose yung shoe storage na yan? Dahil lagi lang naman tatanggal yung takip. Bilan lang ako ng ibang mas matino, I don't know. Or tiyagain pa namin yan ng konti. So, ayan guys, yung mga kaguluhan na kailangan kong ligpitin. Pero hindi ko pa magawa. Kahapon pa yan, dapat na sinimulan ko na. Pero hindi ko nga kayang gawin. And pasok naman tayo sa master bedroom. Ito naman yung itsura niya. Hindi super gulo, pero alam mo, hindi pa siya naliligpit. Yung normal na dapat kong gawin pag umaga. So, hindi ko nagawa lahat yun. Itong laundry, tinatry kong i-fold dapat yan kahapon. Pagkatapos kong mag-asikaso ng baon ng mga bata nila daddy. Kahapon ng maaga. Pero afternoon, samantaga ng pakaramdam ko. And
Nung nag-BP ako, ayun na nga, ang taas na, kaya nagpahinga muna ako. So, walang ligpitan yung higaan dahil nakahiga out to kanina, pero pagod na ako maghiga, guys. Sumasakit na yung katawan ko kakahiga. Gusto ko nang bumangon. Sabi ko nga, liligpitin ko tong laundry na to. Gusto kong gawin na siya. Pero sabi ni Daddy, wag daw muna ako kumilos. Bahala na. Kung magagawa ka pa unti-unti dahil napapagod na talaga ako humiga. Sa tanang katawan ko. Pero ang naramdaman ko kasi pag kumikilos ako, hilong-hilo talaga ako. And since hindi nga ako makaluto and walang pagkain ngayon tanghali, pinala ko Daddy sa Jollibee. So kinain ko lang yung burger steak, di ko kinain yung rice. Pero, kinain ko pa rin spaghetti. Dapat din ako nag-rice ngayon. Nagpa-plano na ako hindi mag-rice. Kahapon din ako nag-rice. Pero wala. Yan yung binigay ni Daddy sa akin. And, kinain ko yung spaghetti. So, nag-pasta pa rin ako. Nag-noodles ako. Tapos, bumili pa siya ng chocolate kagabi. Pagkabili niya nung gamot, bilhan din niya ako ng chocolate. Mahal talaga ako ni Daddy. Pero, thank you, Daddy. Kasi talagang, binili pa niya muna yan bago siya umalis kanina. Nung ayoko nga sumama sa kanya. Hindi naman niya ako pinilit sumama. Alam naman niya mas mapaharamdam ko na kailangan ko magpahinga. Pero ang worry lang kasi niya, may iwan ako mag-isa dito. Pero sabi ko, sige ko na. Kailangan niyang puntahan yung pupuntahan niya. Yung itim na upuan na yan, nakabalot ng garbage bag. Yung stool ko yan para sa dresser. Kinuha ko rin sa storage area. Kasi nakalagay sa room nila kambal yan dati. Eh, di ba nasira nga yung room nila? Kaya tinanggal ko yan. Tinago namin. And ngayon ko lang ulit nakuha. Kailangan kong balik ito sa kwarto na yan. And ito namang bag na to, ang laman nito yung mga maliit na damit namin from Mandaluyong kasi naglaba naman kami doon nung nagstay kami doon. And kailangan ko rin ligpitin yung laman yan. Kailangan i-fold or ibalik sa mga closet namin na hindi ko pa rin nagagawa. Nagpiplay nga lang ako ng vlog after umalis ni Daddy para naman hindi ko maramdaman na mag-isa ako. And, pero kanina nandito siya, kasama ko siya hanggang tanghali. Ngayon, malis lang siya nung bilhangin na ako ng food. Pero pabalik na rin daw siya. So, ayan naman guys, ang update dito sa bahay. Bihira niya nakita ang ganito kagulo yung bahay, no? Hindi naman siya ganun kagulo, pero sa akin talaga, gulong-gulo na ako. And feeling ko, ang dami ko lang dapat gawin. Pero ayokong isipin, dahil baka lalo lang ako ma-stress at ma-high blood. Pero yun, itong high blood ko ngayon, itong hypertension na pag-atake, dahil talaga napagod lang ako sobra doon sa ginawa namin pagliligpit sa storage area, tapos wala namang electric pan doon. And hapon kami gumawa and sobrang init pa naman nung Sunday. Ang init na rin ngayon sobra. Hindi ko naisip yun noong una. Parang okay lang naman ako noon. Pero yun na, pagdating ng Monday, nasiningil na ako ng pagod agad. Good afternoon guys, it's Wednesday na and ngayon ko pa lang kayo ulit. Nilibot sa bahay, napakita ko sa inyo kung anong itsura nito kahapon. Pero hindi ko nagawa ang ayusin yun kahapon dahil hindi pa rin ganun taga-okay yung pakiramdam ko. Ngayon, mas medyo okay na, mas nakakilos na ako sa bahay. Hindi pa din 100% okay, mataas pa rin yung BP ko. Pero mas manageable na ngayon, tsaka hindi katulad nung ilang araw na talagang natutulog lang ako at hindi ko kayang bumangon. Kapag ligpit-ligpit na ako dito sa master bedroom and naharap ko na yung mga laundry na kailangan kong i-fold, finally. Pagising kaninang morning at pagkatid sa mga bata, nagpahinga muna ulit ako. And then pagising, tsaka ako hinarap tong laundry after kong mag-lunch. Habang nagpa-fold ako kanina, nanood ako nitong Queen of Tears para naman malibang ako. Ito yung mga finold ko lang, pero yung mga kailangang ihang, diretso ko na nilagay yun sa mga closet. Yung sa amin pa lang nila Daddy. Yung sa mga bata, hindi ko pa nahahang sa closet nila. And kailangan ko pang gawin yun. Nakita nyo naman, andyan pa rin yung best friend ko na BP. Naka-ready siya in case na maging iba yung pakaramdam ko ulit. And andyan yung libro ko na binabasa, pero sa ngayon di ko muna hinaharap siya ulit eh. Pahinga muna sa pagbabasa. And ito yung mga na-fold ko nga. Magsasalong din ako ng laundry ngayon, yung mga towels namin. Kasi bukas, ang isasalang ko naman, or Friday morning, yung mga uniform naman ng mga bata. Hinihintay ko na mag-Thursday talaga o Friday para kumpleto lahat ng uniform nila. Kailangan ko na rin mag-dust dito sa room namin kasi nung isang linggong nawala kami, talagang medyo naging maalikabok dito. Lalo na tong area ni Daddy, kailangan na talagang alikabukan. Ito talaga yung mas nagiging maalikabok always. Malinis naman yung sala na kapag tidy up na ako ng konti dito, pero yung sahig, madumi pa sobra. Kailangan mag-vacuum and kailangan din mag-mop.
marami na ako nang kitang mga spot na may mga dumi sa floor. Dahil kasi syempre sa mga inakit naming gamit na mga madudumi. And itong area na to, wala nang laman yung table. And clear na doon sa may aquarium area. Pero may kita nyo pa rin yung laundry rack ko doon. Dahil nakaabang lang yan dyan, di ko muna tinabi. Dahil nagsala nga ako ng towels naman. And dito, may mga gamit pa rin. Hindi ko pa rin natatanggal to. Kailangan ko munang maayos yung mga shelves. Di pa napupunasan yun. Ito pa rin yung mga shelves, guys. Nandyan pa rin sila. Wednesday na ngayon. Pero wala akong magagawa. Hindi ko talaga pwedeng asikasuhin yan sa ngayon. Nagsalang na ako ng laundry. Ayan na yung mga towels. And ito pa rin yung mga tambak dito sa dining area. Siguro bukas, sa Friday, or sa weekend na maasikaso talaga yan. Pero yung kitchen, naayos ko naman to kanina. Nakapagligpit ako dito, nakapagpunas ako ng counters. And yung mga dry dishes, naayos ko rin sa mga pwesto-pwesto nila. Malinis naman dito ngayon. Naayos ko to kanina, pagkatapos na maghatid sa mga bata. Hinay-hinay lang kasi talaga ako sa pagkilos ngayon. Ayokong pwersahin yung katawan ko. Kasi maya-maya, nahihilo din ako. Hindi ko lang talaga matiis na nakahiga na, napapagod na akong matulog. Ang target ko ngayon, maayos ang kwarto ni Kyle. Yun ang kailangan kong maayos pagdating niya. Pakita ko muna ulit sa inyo yung room ni Kyle bago ko magsimulang maglipit dito pagdating niya mamaya. Kasi baka makalimutan ko nang ipakita sa inyo yung before. And masimulan ko na kaagad na ligpitin to. So ganito kagulo ngayon dito. Madali lang naman to actually. Kailangan nang balik yung mga gamit sa mga pwesto nila. Kapag nagawa na yun, bilis na lang talaga to. Pero kailangan ko lang ang tulong ni Kyle kasi hindi ko pwedeng magbuhat ng mabibigat. Kailangan kong iurong yung shelves na nasa may harap ng cabinet niya. Sira pa yung cabinet niya and napatingin na namin yun and hopefully nga ay mapagawa na. And ito yung mga galing sa storage na kailangan kong ibalik sa cabinet niya. Doon muna namin ilalagay ito sa ibabaw. And hopefully mamaya pagdating niya mabigyan na namin ng oras yan at sana umuwi siya ng maaga. Good morning guys! Thursday na and di ko na lang kayo nakaikot sa room ni Kyle kagabi after naming linisin to. Kaya naman, ayan, ngayong maliwanag na, tsaka ko yung ikot dito para makita nyo yung nagawa namin kahapon. Nakapagpalit na kami ng beddings kahapon, pero yung curtain di ko na pinalitan. Kasi parang naisip namin, hindi bagay yung ipapalit ko. Pero tignan ko kung ano pa yung pwede kong ilagay na iba. And ito naman ngayon yung nilagay ko na bedding sa kanya. Pero parang di ako ganun kasaya, or ewan, siguro kailangan ko lang masanay ng konti. Plan ko sanang palitan yung curtain niya ng brown. Pero sabi ng mga bata, hindi daw ganun kabagay yung brown na napili ko. And ito na yung tsura ng shelves. Wala na siyang laman except dun sa billiard table niya. And pati yung kanyang sofa dito, yung divan niya, malinis na guys. Wala na kung ano-anong nakalagay dito. Hopefully, maging ganyan na ulit yan. Ma-maintain niya na ulit. And wala na rin yung mga bedding sa nakasasahig niya. Nalagay ko na yon sa loob ng cabinet na iayos na namin kahapon ng mga bata. And itong study area niya, display area niya, na-tidy up na rin namin to, nailagay na namin yung mga gamit sa mga kanya-kanyang pwesto. Sobrang mabilis lang namin ginawa yung kwarto din kasi tumulong din sila kambal sa pagliligpit. Thankful talaga ako sa dalawang yon kasi kahit nila room tumutulong silang magligpit. Alam din kasi nila na masama pa rin pakiramdam ko kahapon. Actually, until now, di pa rin ganun ka 100% na okay pakiramdam ko. Kaya paunti-unti lang yung pagkilos ko dito sa bahay. At is may natatapos, may nagagawa. Eh, nababawasan yung mga nakita kong magulo. Alam nyo naman na hindi rin ako mapakali kapag nakita kong sobrang magulo yung bahay namin. Kinuha rin pala nito ni Kyle sa storage room namin. Itong plasma ball. Matagal na to. Sa Mandaluyong pa kami nakatira. And ito na yan. Nasa amin na to. CDR King pa nga yung brand niyan. Oh. And ayan, nakakatuwa naman siya. Sabi niya gusto daw niya yan dito sa room niya. And ayan, sabi ko go. Since nakatago lang naman to. And itong elephant na wall art, plan ko na siyang tanggalin kasi since may mga wall art na naman siya dito, gusto kong babaeng wall art niya. Pero pinag-iisipan ko pa kung tatanggalin ko na ba talaga siya. One room down again, minaligpit na naman ang kwarto kahit pa unti-unti, araw-araw. At least may natatapos. And salamat sa tulong ng mga bata. Pero talaga namang sila dapat maglinis ito dahil room nila to.
Though, si Kel talaga, kailangan pang tulungan, kailangan pang i-guide kung paano niya liligpitin yung kwarto niya. Ganun niya talaga kapag mga lalaki. Pero kahit lalaki siya, kailangan matuto siya sa mga gawaing bahay at lalo sa pagliligpit ng room niya. Kailangan maging responsible na siya ngayon para paglaki niya, madala niya yan. Maging responsible adult siya. Pasasalamatan din niya ako pagdating ng time, paglaki niya. So, ayan na ang room ni Kel, guys. And, napunta naman tayo sa room ni Lakambal. Pasok naman tayo sa room ni Lakambal, guys. Maayos-ayos naman to. Nung huling pinakita ko sa inyo, hindi lang ganun kaayos yung bed, pero pwede na. Konting tie-dep lang naman ang ginawa namin din dito kahapon. Kasi maayos na rin naman siya. Kailangan lang tagaligpitin yung mga damit na wala sa pwesto. Yun lang naman ang mga madalas na kalat dito. Plus yung table nila. Siyempre, dyan sila lagi naglalagay ng mga kung ano-ano. Itong dresser nila, isa to sa mga catch-all ng kung ano-anong mga gamit nila. And of course, ito ring desk nila. Dyan yung patungan ng lahat ng mga gamit na hindi nila nilalagay sa pwesto kaagad after gamitin. And wala na rin yung mga kalat na mga gamit na kailangan nilang ipwesto dahil kinuha nila yon from storage area. Mas maayos na yung bed. Kapag talagang bed na ayos kaagad, ang laking impact sa room eh, no? Parang umayos na yung buong kwarto. Kaya talaga everyday, yan ang pinapagawa ko sa mga bata. Kailangan mag-makeup sila ng bed nila every single day pagising nila ng umaga. Ganun din ba kayo na kapag umaga, yun ang pang-kickstart nyo ng day, yung pag-aayos ng bed? Para sa akin talaga, yun yung panimula ng umaga ko. Yung makapag-ayos ng higaan. Doon ang unang ginagawa ko talaga pagising ay pumunta sa kusina dahil kailangan ko asikasuhin yung mga baon ng mga bata. Mag-iikot ng bahay, then after magawa ko lahat ng ibang gagawin, mag-aayos na ako ng bed. Pero hindi talaga pwede na magpapahinga ako after kumilos sa bahay na hindi pa naaayos yung bed namin. Dito ko na rin i-end yung vlog, guys. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. God bless! Bye!